Nakaranas din ako ng pag-aalipusta. Bagkus, sa kabila ng lahat, ako'y naging matatag. Tiniis ang lahat para sa pagmahal sa pamilya. Ngunit, biglang nawala sa piling ko ang sentro ng aking buhay. Ang aking mga anak. Sa kanilang pagkawala, ay nawala din sa katinuan ng aking pag-isip. Sinuko ko sa kawalan ang aking pagkatao. At ako'y tinawag na baliw. Crispin, Basilio, mga anak, Crispin, Basilio, Doña Victorina de los Reyes de Espadanya na nabibilang sa mga kilalang tao sa lipunan. Ang turing ko sa aking sarili ay isang Espanyola at hindi isang Pilipina. Itinatago ko ito sa pamamagitan ng makapal na kolorete sa aking mukha, sa kulot at ayos ng aking buhok. At sa maganda at magagara akong kasuotan. Ang asawa ko naman ay si Don Tiburcio na isang doktor. Mas bata nga lang siya sa akin. Hindi din nakapag-aral at hindi din naman ganun kayaman. Ngunit, isa pa rin siyang Espanyol. Mapagtitiisan din. Dahil sa kanya ay nakamit ko at pinakamimitin Alta Sociedad. Ngunit ang walang hiya kong asawa ay umalis at hindi ko na makita. Mababa ang tingin ko sa mga Pilipino dahil sila ay kusing itim ng Aita. Ang turing ko sa kanila ay mga utusan lamang at mga hampas lupa kayong mga hampas lupang indyong singitim ng Aita. Hindi ba kayo magbibigay galang sa akin? Hindi niyo ba ako nakikilala? Dapat ninyo akong igalang, pagsilbihan, at ituring na isang donya. Donya! Thank you.
Magdasal tayo. Ngayon ay araw ng mga patay. Ang mga nagliliwanag na ilaw na inyong nakikita ay mga buhay ng tao. Samahan niyo akong ipagdasal sila. Ipagdasal natin ang aking mga anak. Ipagdasal natin. Kailangan ba ang ilaw sa kampanaryo? Kailangan ba? Si Basilio ay yun. Ang aking panganay na anak. Siya ang nagdadausos ng lubid ng kampana. Eh yung ilaw sa kumbento, kilala niyo ba? Kilala niyo ba ito? Siya ay aking bunsong anak, si Kispin. Ngunit wala na sila sa aking piling. Hindi ko na makikita ang aking mga anak. Kinuha sila sa akin. Nagdadasal ako sa Diyos na ibalik niya ang aking pinakamamahal na anak na sina Kispin at si Basilio. Ngunit wala pa rin. Kispin! Basilio! Ang mga anak ko! Nasaan kayo? Patutiendo! Magandang umaga, mga panauhin. Natutunan ko sa Alemanya sa isang uri ng paggalang ang pagpapakilala sa sarili. Ako nga pala si Juan Crisostomo y Magsalin, anak ni Don Rafael. Masaya akong makita kayo at masaya ako dahil nakabalik na muli ako sa aking inang bayan matapos ang 7 taon na pag-aaral sa Europa. Padre Damaso, kayo po pala. Nagagalak akong makita ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkamali po ata ako. Hindi po ata kayo si Padre Damaso. Pagpumanhin niyo po ako. Ang araw po, Tia Isabel, nandyan po ba si Maria Clara? Nais ko po sana siyang makausap. Maria, wala pa rin kupas ang iyong ganda. Nakalimutan? Bakit ko makakalimutan? Sa katunayan, walang araw na hindi kita naiisip. Ikaw ang tinitibok ng aking puso. Salamat nga pala sa mga bulaklak. Alam kong magugustuhan ng mga magulang ko sa langit ang munting alay. Hanggang sa muli, mahal ko. Anong ginawa niyo sa aking ama? Anong ginawa niyo sa aking ama? Huwag kayong lalapit. Huwag kayong lalapit. Kung ayaw nyo masaktan, hayaan ko kayong bastusin ako, wag lang ang alaala ng aking ama. Anong sabi nyo? Alagad ng Diyos? Paano niya sabi na siya ay alagad ng Diyos? Ikaw ang dahilan ng panyang pagkamatay. Ang aking ama'y pinakulong, pinagbintangan, at pinatay. Hindi pa nakontento at tinapon ang kanyang tabi sa lawa. Ngayon, sabihin ninyo, sinong anak na hindi masasaktan? Sino? Maria, kung hindi kita mahal, ay baka nahuli ka ng taong yan sa kagubatan. Ako si Sisa, ang ina ni Basilio at Crispin. Kayo mga Espanyol, pinatay yung anak ko. Kayo. Luka! Ang pangit mo! Ang pangit-pangit mo! Narinig niyo ba yun? Ang huni ng kampana. Nakikita niyo ba yun? Ang liwanag. Yan ang bunso ko, si Crispin. Crispin, nandito na si nanay. Munta ka na sa atin. Basilio,
Nagpapatulungan ko pa na si Basilio, yung anak ko. Basilio, tara na, punta ka na kay nanay. Tara, tara, tara. Kayo. Ikaw. Ikaw. Oo, ikaw. Ikaw. Ang pamatay. Sana ko. Ikaw. 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 Ikaw.